sa'y matatagpuan sa'yo't sa simbahang hirang puso namin nalalaan ngayon sa kabilang buhay magdiriwang na walang humpay. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Atin pong isama sa misang ito ang inyong mga intensyon. Kayong narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na Nazareno, kay mga naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at sa mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama natin sa misang ito ang intensyon ng ating simbahan sa matagumpay na pagkilos ng simbahang sinodal. At ating isama din sa intensyon ang kapayapaan ng mundo, lalo't higit na sa Afghanistan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya naman tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, kapatid, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buhati sa Diyos sa kainaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Minupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa laki na mangalwalatia. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulong
Jesucristo, kasama ang Espiritu, sa kalangitin ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamahal at hari ng sanlibutan, ilubong pag-isahin ang tanan, ilot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilan, at makapagpuri sa iyo ng walang humpay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at bat-bat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikaw'y naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay, ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa.
magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato, ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinapaglaban sana ko ng aking mga tauhan at hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon ay kay isang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan. Upang magsalita tungkol sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay kapistahan ni Kristong Hari. Palakpakan po natin ang Pungisus Nazareno. Ang ating Pungisus Nazareno, hari ng mga hari at hari ng universo, ay atin pong ipinagdiriwang, atin pong napakinggan sa ating mga pagbasa na mula sa unang pagbasa na sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 7, Talata 13 hanggang 14, ang pangitain na magkaroon ng paghahari ang isang anak ng tao. Sino pong anak ng tao? Ito po yung ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay Mesiyas na Diyos na nagkatawang tao. At dahil dito, sinasabi sa Salmo 92, ang Panginoon naghari na. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, sa aklat ng pahayag ni San Juan, Kabanata 1, talata 5 hanggang 8, atin pong napakinggan ang pangitain din ng paghahari ng ating Panginoon. Pero ito ay sa isang tunay na pag-aalay ng kanyang buhay. Kaya ang mga marka ng kanyang paghihirap ay makikita. Ngunit siya ang una at katapusan. Ang una pong titik sa
alpabita ng mga Griego ay alpha, ang panghuli po ay omega. Hindi po kagaya sa ating English na E to Z. Kaya ang alpha at omega, ibig sabihin, siya ay maghahari magpakailanman. Siya ang simula hanggang katapusan. Sa ating ebanghelyo naman ni San Juan, Kabanata 18, talata 33 hanggang 37, nagkaroon ng tactical interrogation si Pilato sa ating Panginoon. Pinahirapan ang ating Panginoon at tinanong kung ikaw ba talaga ay hari. Siya naman talaga ang tunay na hari. Kaya tinanong ating Panginoon, kanya ring ibinigay ang sagot na, ito ba'y sinasabi mo sa ganang sayo o may nagsasabi na ganito? Sapagkat si Pilato naman ay simbolo ng pumuno ng karahasan. Siya'y isang mamatay tao. Siya'y gobernador ng Roman Empire. Ang kanyang kaharap ay tunay na hari, pero hindi ginagalang kung ano-anong kanyang ipinagawa. Ang mga tao naman, nung tinanong ni Pilato, ang kanilang pinili pa rin ay si Barabbas na mamatay tao din at walang pagrespeto sa kapwa-tao. Kuminsan, ganun talaga ang buhay. Kung sino yung mga hindi kaaya-aya, kung sino yung hindi karapat-dapat, ay siyang pinipili at marami pang nagsusuporta. Kaya ipinapahayag ngayon ang tunay na paghahari ng ating Panginoon na ang kanyang paghahari ay hindi dito sa mundo. Sapagkat ang paghahari sa mundo, ang pinipili ng tao, yung mga suwail, yung mga gumagawa ng masama. Hindi na tayo natututo ng leksyon. Kailangan ating tingnan ang tunay na paghahari na mayroong tinatawag na servant leader. Bakit po? Una, kailangan nating makita na si Kristo ay totoo na hari kaya siya ay naglilingkod ng tunay. Hindi para sa sariling interest, hindi para sa pagpataba ng kanyang bulsa, hindi para sa pagpahirap sa iba. Ang ating Panginoon siya pa ang naghihirap, pasan niya ang cross, namatay sa cross para sa atin. Pangalawa, ang ating Panginoon ay mayroong mataas na kamalayan. Ang mga lider kung minsan kulang ang kanilang kamalayan. Kamalayan nila, kung ano lang partido nila, kung ano lang grupo nila, at ang mga tao naman, boto ng boto, kapag kanikita, ito popular. Dahil ang mga magulang nito ay dating mga namumuno. At hindi nila alam kung paano magkaroon ng mataas na kamalayan. At dahil dito, ating ihambing sa ating Panginoon, mataas ang kanyang kamalayan. Ang kamalayan niya ay para sa paghahari ng Diyos. Pangatlo, malawak na pananaw. May malawak na pananaw ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang dito sa paghahari sa mundo, ang tunay na paghahari sa buong universo, lalo't higit na sa kalangitan. Kaya tinatawag siya, hari ng mga hari at hari ng universo. Ang atin pong mga naghahari sa mundo ay tumitingin lang sa kanilang pamilya. Kaya mayroon tayong dynasty at tumitingin silang mga bulsa, mayroong mga korupsyon. Samantala ang ating Panginoon ay sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, verse 28, ako'y naparito, hindi upang paglingkuran, bagkos maglingkod. Ganon sana ang mga namumuno. Ang namumuno ay kailangan upang magkaisa ang tao, hindi pagkawatak-watak, hindi pagkahati-hati. Ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya siya'y naglingkod. Kaya siya'y nagpapahayag. Una, na ang paghahari ay kailangan ng tunay na pag-iisip. Ang pag-iisip na malinaw. Paano naman kung mayroon kang hari na hindi maganda ang pag-iisip? At may puso, marunong magmahal, marunong umibig. At pangatlo, may track record at may aksyon. Baka walang track record yan. Ang tinitingnan lang, ang business ng kanilang pamilya. Pang-apat,
may espiritual na bahagi. Gaya ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagtuturo tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. Pag-ibig sa kapwa-tao, gaya ng pag-ibig sa sarili. Kaya ang tinuturo ng ating Panginoon sa kanyang paging hari na magmahal tayo gaya ni Kristo. Maglingkod tayo gaya ng paglilingkod ni Kristo. At kung ano man ang ating pipiliin na mga kandidato na mga muno sa atin, ganun din dapat. Mayroong mga malawak na pananaw. Mayroong kamalayan na makatao, makadiyos, makakalikasan, makabayan. Mayroong tunay na paglilingkod para sa lahat. Ating tinanlan, hindi lang sa bayan ang tunay na paglilingkod at paghahari, doon rin sa bawat tahanan. Kayo mga magulang, paano ba kayo namumuno sa inyong mga tahanan? Mayroon bang pag-ibigan at pagmamahal? Mayroon bang tunay na pagtanggap sa isa't isa? Sapagkat kung mayroong pagmamahalan, kung mayroong pagtanggap sa isa't isa, kung mayroong katapatan at naging totoo kayo, tunay na naghahari ang ating Panginoong Hesus na hari ng lahat. Hari siya ng mga hari kung siya'y humapanginoon at naghahari sa ating buhay. Naway, siya ang ating gabay, siya ang ating liwanag, siya ang saysay at kabuluhan ng ating buhay upang ang Panginoong Hesus, ang ating poong Hesus Nazareno, ay siyang tunay na maghari sa ating mga puso at sa ating pagkatao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya po sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating Ama na Hari ng Sanlibutan, upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapumbaba tayong manalangin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, hinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga karamdaman at mga naging biktima ng salot na COVID-19,
Magtiwala nawa sila kay Kristong Haring, nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtam nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling mga panalangin. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari sa gitna ng mga hirap sa buhay at pandemiyang aming pinagdaraanan. Maging lakas nawa namin siya na nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling inahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, Batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa kapagkasundo ng sangkatauhan, inluhog naming iyong anak nawa, ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanginan, tunay marapat na ikay aming pasalamatan, hinilang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa cross, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumaganap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kanang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, nang itlupay nagpumpukay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagbalagad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, gayong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay itong kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Bencola na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, dapatin kaming lahat na makasaris ang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Suarez de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamigitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbuyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Kailan pa man.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa karyan sa langit magpakailanman, pakundangan sa karyang sundin ng mga kautosan ng Haring si Kristo sa sanlibutan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paghandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw manubos ng sanlibutan. Kami ay yung iyo magpakailanman. Nais namin kami papasukin mo para manahan sa iyong kamalamhalang puso. Mawaing Panginoon, parapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo, ang mga nagtatakwil sa iyo, ang mga ayaw sumusunod sa iyo, sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga lagaan na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkasala sa iyo. Maisip naman nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami maging isang kawan mo na may isang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan, purihin ang kamalamahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpasok walang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin ng Kristong Hari at Tagapagligtas. Mga kapatid, ating ipagkasala ang ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at sa igaling aming hiram na buhay. Buong kabang loob po kaming nanalangin at kayo nung makaawang kalugdan mo po ang makaluwa sa mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ang buhay sa piling. Alisin mo ang namang makarumihan ng kasalanan upang sila maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Yahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang gawa na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila ay nangyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa, kayong narito sa simbahan ng Quiapo, kay mga naugnay sa pamamagitan ng iba't ibang social media at mga na-cross-posting na committees. Naway ang inyong panalangin ay pakinggan ng Panginoong Nazareno. Salamat sa mga walang sawang nagbigay ng donasyon na tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga nahirapan natin mga kapatid. Salamat sa mga naglingkod ngayon ng ating committee, ng ating lectors, ng ating lay ministers, ang IT, ang ating mass servers, ang ating choir, ang ating ushers at health team, ang ating collectors, ang mga ihos, mga otoridad, mga volunteers, mga guards at iba pa na nagtutulungan upang magkaroon tayo ng isang makabuluhang pagdiriwang. Salamat sa inyong lahat. Sa darating na linggo ay linggo po ng Adviento. Kaya ngayon yung katapusang linggo, 34th Sunday of the year, at ito ay para sa Kristong Hari upang paalala sa atin na siya dapat ang maghahari sa ating buhay. Naway si Kristo ang Diyos ay siya maghahari ng mga at ng ating puso, isipan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagmos na ng cross ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wala yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at tasaran. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalan ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kinaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kong taglay ang kapayapaan at pag-ibig at pag-asa ng Panginoong Hesus
na sarinong hari. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Kristong hari. Viva! Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulwalhati ka namin.